Ayan, simula pa kaninang umaga ay nagkaroon na tayo ng talakayan tungkol sa OEC. Nakilala din natin ng lubusan ang layunin ng Organic Agriculture Center. Nakita rin natin ang kabuuan ng mga OE projects. Kasama ang mga tao na bumuo at patuloy na bumubuo nito. Magandang hapon. Ngayon ay pag-uusapan natin ang dalawang major projects ng Organic Agriculture Center. Masabi natin ang mga projects na ito ay ipinagmamalaki ng OEC dahil nakikita at mapapakinabangan natin ang kanilang produkto. Ang unang produkto ay masasabi nating pagkain ng lupa at ang ikalawang produkto naman ay pagkain ng tao. Mga tagapakinig, meron na po ba kayong idea kung ano ang pag-uusapan natin ngayon dito sa Balitaktakang Edukasyon at Teknolohiya? O mas ipinakikilala tawag na BETCO! Ayan, ano na kaya ang ating pag-uusapan? Tutok lamang po kayo. Samahan po tayo ngayon ni Miguel Martinez or mas kinawag na Kuya Migs. Siya po ang in-charge ng vermiculture and vermicomposting project ng OEC. At ni Kuya Domingo Merando naman po. Kaway-kaway ah. Hello. Na mas kilala sa tawag House Vegetable Product. Okay. So, Kuya Migs and Kuya Doming, pwede niyo po bang batiin ang mga viewers natin o ang mga tagapakinig natin yung hapon? Kuya Doming, Kuya Miguel. Migs. Hello, magandang Hello, hapon sa mga nanonood ng FB Live. FB Live. Sa iyo rin, Binibining Ginsel Canyares. Magandang hapon po. Magandang hapon. At nanonood ngayon sa BITCO. Sa ating talakayan. Lahat po ng may katanungan ay maaari nyo pong ikomento sa comment box ng ating live program. So mapapanood po tayo sa FB page ng Extension Services Division. So ayan, mukhang ready-ready na po ang ating mga panauhin ngayong hapon. So Kuya Migs and Kuya Doming, pwede nyo po ba kami bigyan ng idea o mas ipakilala sa amin kung ano po ang ibig sabihin ng inyong proyekto? Ang sa akin proyekto, ang hawak ko sa Organic Agriculture Center, yung vermiculture at vermicomposting. Ang vermiculture, yung pag-aalaga namin ng mga bulati para maparami. Dahil ang mga bulati, siya ang tumutulong para mapadali at mapabilis ang pagpabulok namin ng paggawa ng pataba. At ang vermicomposting na naman ay ang mga halaman o dumi ng hayop at mga plant materials na pinakain sa mga bulati. Bulati ang nagproseso o tumulong para mapabilis magagawa ng organic fertilizer. Ano po ba ang tawag natin doon sa produkto na yun? May dalawang ori ng produkto ang vermicomposting. Una, yung vermicast. Ang vermicast, yung purong kinain ng bulati at kanyang itinae. Yun ang tawag ay vermicast. At ang vermicomposting naman, yung nakain ng bulati at yung hindi na nabulok na sanang nandyan ang bulati, dyan nakatira ang bulati, nabulok na sana siya. Ang tawag niya na ay vermicomposting. Okay. So, dumako naman po tayo kay... Ay, may iba pala ako, Kuya. Bago tayo dumako kay Kuya Doming, ano po ba ang ginagamit niyong uod or worm sa pag-vermicompost po? Ang gamit kong uod, yung ang tawag ay nightcrawler. Ang nightcrawler kasi tawag siya dahil sa nightcrawler, mas aktibo siyang magtrabaho pag madilim. Ang trabaho niya ay kumain lang ng kumain habang siya'y madilim. Yun ang kuya ng tawag ibig sabihin ng nightcrawler. O ang nightcrawler, ang katangian niya ay tinatawag, kung di nyo alam, ang tinatawag na hermaphrodite. Ang hermaphrodite kasi, ang bawat isang uod
ay mayroon siyang dalawang kasarian. Ang bawat isa ay may babae-lalaki na siya. Pero kahit babae-lalaki na ang isang uod, hindi ka magmumultiply, dadami. Kaya walangan mo rin ng may partner o asawa. Dahil yung partner mo at yung asawa, ikaw, sabay kayo halos mangingitlog siya, ikaw at yung partner mo. O, kaya siya ang tawag hermaphrodite. Dahil sa ang hermaphrodite, kaya po din mag-partner dahil sa ang mga bulati, kaya po din ang mang-mate para mag-transferan sila ng sperm cell. Kung ang ibig sabihin, yung partner mo at ikaw ay sabay buntis. Mangingitlog kayo. O mangingitlog kayong halos mayroon mga nangingitlog kayo na may mga fertile ang kanyang mga itlog. Ang mga itlog pala ay mapipisa siya mga 22 days. Mapipisa na siya. O ang para ang mga bulati, matatandaan mo siyang mature na o matanda na, mayroon kang makikitang mga parang ring sa malapit sa ulo. Yun ang palatandaan na mature na ang mga bulati. Ready naman siyang mangitlog ulit. Kaya ang mga bulati, mabilis siyang dumami. Dahil ang bawat kasi isang itlog, may dalawa pataas ang mga baby worm niya. So, kaya mas marami siyang haros sa isang buwan, ang isang libong piraso mong bulating ipa-eco-culture o alagaan, haros dumoblis na siya pagkalipas ng isang buwan o lumampas pa ang kanyang bilang. Okay, Kuya. Maraming salamat po. So, dumako naman po tayo kay Kuya Doming. So, Kuya Doming, maaari niyo po ba kaming bigyan ng idea o mas ipakilala po sa amin kung ano po ang inyong proyekto po, ang hawak niyo pong project? Okay, sa akin naman yung proyektong hawak ko ay yung sa greenhouse vegetable production. So, sa greenhouse, kaya siya tinawag na greenhouse kasi ang tinatanim sa greenhouse ay mga green plants o yung mga green lang ang tanim. Mga vegetable, yung kagaya ng lechugas, kamatis, may cucumber, pechay, saka yung bell pepper. Ano po ba yung major na itinatanim niyo? Sa greenhouse niyo ngayon sa Organic Agriculture Center po. Ang pinaka-produkto ng greenhouse ay yung lechugas. Yung lechugas kasi ay talagang mas ano siya ngayon. Marami na ang tumatangkilik ng lechugas. Oh, saka talagang sa greenhouse mo lang siya pwedeng alagaan, lalo na tag-ulan. Kasi medyo sensitive siya pagdating sa tag-ulan, mabilis siyang mabubulok. Di katulad pag nasa loob siya ng greenhouse, kontrolado mo yung temperatura, yung moisture ng lupa. Kaya kahit sinasabi na wala sa panahon magtanim, pwede ka magtanim pag meron kang greenhouse. Ano-ano po yung mga variety na itinatanim niyo po? Marami tayong variety ng mga lechugas. Meron tayo ng romaine. Tinatawag nga nila kadalasan ay pechay. Kasi halos kamukha siya ng pechay. Meron naman tayo ng iceberg. Yung iceberg naman, yung pabilog para din siyang repulyo. May pagkakaiba-iba po ba, Kuya, yung mga iba't ibang varieties na yun? Meron. Kasi yung pag kinain mo siya, ang lasa ng iceberg, masarap. Medyo matamis-tamis siya at ma-crunchy. Yung iba naman, medyo kagaya ng panther ay maninipis kasi ang daon niya, hindi siya crunchy. Lalo na pag hindi mo kaagad kinain pagkakapitas mo,
mabilis siya malanta. Ayan, so meron po tayong tatlong variety sa na matatagpuan sa Organic Agriculture Center. Yung romaine, felis, and iceberg. So, paano nyo po masasabi na ang projects ninyo ay sumusuporta sa organic agriculture? Sa mga bulati, matutulungan ko ang organic agriculture dahil ako ang gumagawa ng mga organic na pataba. Ang mga paraan ko pa lang sa paggawa ng organic fertilizer, dapat kailangan mo yung mga matataas ang sustansya ng iyong pataba. Na mataas ang nitrogen, phosphorus, and potassium. Una tayo sa mga pinanggagalingan ng mga nitrogen. Ang halimbawa ng pinanggagalingan ng nitrogen ay ang mga tae ng mga hayop. Ang mga example ng halimbawa ng mga tae ng hayop, yung mga tae ng kalabaw, tae ng baka, tae ng kambing, tae ng tupa, tae ng manok at kataboy. Ang bawat tae ay may pagkakaiba-iba. Una, yung sa baka at sa kalabaw, parehas sila. O, kasi pwede mo na siyang gamitin agad pa kahit bago. O yung naman sa tupa at sa kambing, hindi mo pa siya magagamit agad. Dahil ang sa kambing at sa tupa, buo-buo siya. Kailangan mo siyang ibabad muna sa tubig para mag hiwa-hiwalay. At ang yung sa kuya naman, yung sa manok at sa baboy, na matagal mo siyang bago gamitin. Dahil siya ay nagbibigay ng mataas na init at may amoy pa. Mga isang buwan, pwede mo na siyang gamitin. Pwede mo na siyang gamitin sa pagkakain sa bulati. Sa project mo po, kuya, ano po yung ginagamit mong manure as source po ng nitrogen? So, ang ginagamit ko ay ang tae ng baka. Kasi sa tae ng baka, mas maganda siya dahil hindi siya matigas pag bago. Huwag mo lang hintayin na matuyo. Dahil pag natuyo ang tae ng baka, ang tigas-tigas niyan, pero magaan. So, at ang gamit ko pa pala, karagdagan pa sa pinanggagalingan ng sustansya ng nitrogen, may tinatawag pa tayong mga green manure. Ang ibig sabihin ng green manure, yun ay ang mga dahon ng halaman na matataas ang nitrogen. Halimbawa, ang madre de cacao, apple leaves, mga dahon na mani at munggo. Yun ang mga halimbawa dahil siya ay mayaman sa nitrogen. Kasi ang ibig sabihin na green manure o ang mga halimbawa na yan ay siya ay nitrogen fixation. Halimbawa po kuya, kung gagamit ako ng green manure lang at walang available na na cow manure, kung sa isang sako po ng cow manure, ilang equivalent naman po yun sa green manure na sinasabi niyo po? Isang sako din. Isang sako din. So, one... Isang sako ng kailangan. Isang sako rin. Pasunod, halimbawa naman yung mga sustansya ng phosphorus. Ang ginagamit ko dito sa Organic Agriculture Center, yung dayami ng palay. At pwede rin yung damo. At yung matres. May pagkakaiba-iba naman yan. Ang sa damo kasi, ang damo ay mayroon may buto. At yung mga gumagapang naman na damo, may pagkakaipay-kaya naman yun, may epekto naman. Dahil habang pabulok mo siya, pinapakain mo siya sa bulati, yung gumagapang ay bumubuhay pa. Yung naman may buto, bumubuhay rin. O ang sabi ko yan naman, yung sa dayami ng palay, ay mayroon naman siya. Yung mga matagal mabulok yung
mga yung mga buto ng palay na hindi na lamang. Pero tawag siyang unfilled grain. Yun naman ang medyo matagal. O, ang mas maganda sa vermicomposting, yung mudfresh. Ayun, mudfresh ang mas maganda dahil ang mudfresh kasi ay galing yan sa byproduct ng tubo or sugar cane. Dahil yan ay byproduct ng galing na siya sa pagkawaan ng asukal, yung katawan kasi ng tubo ay nadurog-durog na. Kaya mas mabilis siyang kainin ng bulati kaysa rice straw at damo. Mabilis siya. Kaya pwede mo siyang maagang maaning. Dahil wala naman na, wala din na maghihintay yung bulati, kakain lang ng kakain. Yung sa rice straw naman at sa damo, maghihintay pa siyang lumambot yung rice straw bago siya kumain. Kaya medyo matatagalan yung rice straw. Ilang ano po kuya, ilang weeks po yung kapag mudfresh ang ginamit mo? Kapag mudfresh ang ginamit mo kasi, mga 3 linggo, pabilisan pwede mo na siyang gamitin. Yung rice straw, pwede kang umabot ng 4 linggo o 6 linggo. Depende sa iyong kuya na bulati. O, yan ang depende. O, yan ang pagsunod naman tayo sa pinagagalingan ng sustansya ng potassium. Ang gamit ko dito sa Organic Agriculture Center, yun ay ang mga katawan ng saging dito sa Sibiswa. Pwede rin yung katawan ng saging, mga balat ng gulay, balat ng prutas, yun ang mga halimbawa ng mga pinanggagalingan ng potassium. Pagsasama-samahin mo ang bawat isa niyan, halimbawa animal manure at mud fresh at yung katawan ng saging. Ilang ratio po ba ng bawat substrates na yun? Ang ratio niyang kung sa mudfresh, 3 sakong halimbawa, 3 sakong mudfresh, 1 sakong animal manure, at 1 sako rin na banana, yung katawan ng banana bran. Kung pwede, dagdagan mo pa. Kung mas available sa inyong lugar, kung mas marami pa yun. So wala naman pong epekto 'yon or pagkakaiba 'yon na kapag mas dinamihan ko. For example, marami kaming source ng rice straw. Halimbawa, 2 sako or 10 sako ang ilalagay kong rice straw, tapos 1 sako lang ng cow manure, tapos 1 sako lang din ng banana bran. So wala naman po 'yung Meron siyang epekto. Ano po ang epekto? Halimbawa, kung lagay mo maraming rice straw, konti ang manure, pwedeng mababa yung nitrogen niya. Okay po. Opo. Pero kung harap tatantay mo siya, 1 sako at 1 sako rin na 1 sakong resistor, 1 sakong animal manure, 1 sako, iba naman ang magiging resulta ng pagtuturo ng So, ibig sabihin kapag mas maraming resistor, mas malaki yung potensyal na mataas yung kanyang pag marami, phosphorus. Pag parehan sa inyo, dahil halimbawa 1 sako, 1:1:1 ang ibig sabihin na ratio, pwedeng tumaas niyan. Pero kung kaunti ang sa iyong nilagay na manure, mababa naman ang kanyang sustansya. Halimbawa yung nitrogen, mababa naman yan. May nabanggit ka kanina pong tatlong combination ng substrate, which is yung mudfresh, cow manure, and banana bran. And yung pangalawa naman po ay yung rice straw, cow manure, and banana bran. And pang-3 po ay yung mga damo. Tama po ba kuya? Mga damo at cow manure tsaka banana bran. So sa tatlo pong yun kuya, ano po yung mas ginagamit niyo po? Pag-anhan, ang gamit ko ay yung rice straw. Dahil ang mas siya ang mas available sa dito sa Sibiswa. Mas marami siya akong nakukuha. Pag wala, hindi naman siya anihan yung mudfresh. Yun ang ginagamit ko. Ipagkakaiba-iba kasi siya sa pag-alaga ng bulati. Yung kasi yung sa mudfresh, ang bulati, ang magiging result sa mga bulati, ay medyo siya matataba. Pag mudfresh po ang ginagamit. At sa rice straw naman, medyo katamtaman lang ang kanyang laki. Pero ang rice straw, pwede ka duman sa vermiculture.
dadamihan mo lang yung tae ng baka. Mm. Yung sa damo naman, ang pagkakaiba naman yan, medyo maliliit ang iyong mga bulati. Hindi masyado siyang kumakain dahil yung mga damo, may part yan, medyo matitigas. Naiiwan yan, hindi yan nakakain ng mga bulati. So pagdating po sa cast or dumi na napoproduce nila ay may pagkakaiba-iba rin po yun. Sabi mo po, kapag mud press ang ginagamit ay mas malalaki yung bulate. Kapag isustro naman, as may, mas maliliit. So, yung cast din po ba nila ay nagbabari din po sa size? O, magbabari din po sa size niya. Kasi ang sa mud press, medyo matataba ang mga bulate, malalaki naman ang kanyang tae. Yung naman sa rice and straw, medyo di magsadong lumalaki ang mga bulate, katamtama nila, medyo siya maliliit. Yan ang pagkakaiba. Mm. Pagdating naman po sa napoproduce ng mud press ng napoproduce na cast, may pagkakaiba po ba yan sa kilo? Oh, may pagkakaiba iba sa kilo. Dahil ang mud press ay medyo kuyan na siya, durog-durog na, mas halangko ang porsinto kang pag-anin mo. Halos kung halimbawa ang lagay ng pagkain mo 50 kilos, mag-aani ka niyan harus na nasa 32 kilos dahil hindi masyado siya bumababa ang recovery. Kapag ang nilagay mong mattress ay 50 kilos, hindi ka mag-aani, ng 32 kilos na vermicast or vermicompost. So, sinasabi mo kuya na vermicast at vermicompost, ano yung po yung pagkakaiba ng vermicast at vermicompost na yun? At ilang pong porsyento ang nakukuha mo na vermicast at vermicompost? Vermicast pala, ibig sabihin ng vermicast. Ang vermicast yun ay ang kinain mismo ng bulati at idinumi niya. At ang pagkakaiba naman ng vermicompost, yung nasa kinain na ng bulati at nasamahan na haluan ng parang nasa ilalim na sa kasusya at yung hindi na nakain, nabulok na sa lang habang nakatira din. Ang bawat porsyento pala ng bawat yung sa vermicast ay halos 40% ang vermicast. Ilan po? 40%? 40% po? O, 40%. 40% ng vermicast. Hanggat na mag-anika. Hanggat na nakikita ng pili ng anin. Ang vermicompost niya halos 60%. 60% po ng vermicompost. At marami sa dalit. Kasi nahaluan siya. Kinain niya at hindi niya nakain. Hindi mo na siya mahihiwalay. Harap 40% lang ang makukuha. Sa isang metro kwadrado po, kuya, ilan naman po yung na ilang sako o ilang kilo ng vermicast muna? Vermicast ang nakaharvest niyo? Sa isang metro kwadrado kasi, typical dyan naglagay ng isang kilong bulat. Ayun ang minimum. At ang pagkain niya, isang kilong bulati po ang ilalagay sa isang metro kwadrado. Isang metro kwadrado, papakain mo siya, bawat araw na konsumo niya ay isang kilo rin. Pero hindi ka na araw-araw bibigay ng pagkain. Lalagyan mo na siya pang isang buwan na, 30 kilo. Okay? Bibigyan mo na siya pang isang buwan na. Hihintayin mo siya. Huwag mo na siyang gagalawin. Hintayin mo na siyang maubos ng matayin ng bulati. Magkagong vermicast hanggang na mag-ani. Pero ang kailangan mo sa isang metro kwadrado, 30 kilos yan, ang kapal lang niya ay nasa isang kalapakan, isang rolyan lang. Dahil kung medyo makapal ang iyong pagkain, habang nagbibilig ka kasi, mayroon siyang tinatawag na kumpa o nagagadot yung pagkain mo sa bulati. O nagagadot yan. Pag nagadot o nakumpak ang pagkain mo sa bulati, mahihina ang kain ng bulati. Bakit po? Dahil na epektuhan siya sa pagkakumpak ng pagkain niya. Naapektuhan yung mga bulati. Kaya hindi dapat, hindi ka lalatay ng mataas na mataas. Mm. Ang minimum lang ay isang ruler lang. Minimum na kailangan ilagay dun sa bed, sa vermi bed.
So, balikan ka po namin mamaya, Kuya. So, dumako naman po tayo kay Kuya Doming. So, Kuya Doming, paano nyo po masasabi na ang project ninyo ay sumusuporta sa organic agriculture? Sa akin naman, yung greenhouse vegetable production, kaya siya nakakasuporta sa organic dahil yung ginagamit kong pataba na sa pagtatanim ay galing na sa organic, yung vermicompost. So, mula sa pagpunla ng pantanim, vermicompost na ang ginagamit ko. Saan po so, nanggagaling yung vermicompost na ginagamit mo? Yung vermicompost, doon sa ginawa na produkto ni Kuya Miguel. Yung produkto po ni Kuya Miguel na vermicompost, ayun po yung yun ang ginagamit ko. Oo. Kasi mas magandang gamitin ang vermicompost pag magpupunla ka ng mga pangtanim. Una, yung pupunla mo ay mabilis tumubo at saka yung ugat niya mabilis na hahaba. Madali siyang lumaki kasi yung lupa ang ginamit mo ay meron ng pataba. So, tinatawag niya na may kung saan, may basal na siya yung paunang pataba. Kaya pag pinaglipat mo na siya doon sa sa taniman mo, tuloy-tuloy na lang ang tubo niya, ang paglaki niya. Hindi na siya maantala, kaya mabilis siyang lumaki. So, Kuya, di ba pag nag-sabing ka or nagpo-produce ka ng seedlings, or kapag natanim ka, mapro-produce pa lang natin, or sabi na sinasabi. Ano po ba yung tip ginagamit ng substrate doon? Pure po ba siyang vermicast, or yung hinahaluan niya pa rin po? Yung pure na vermicast. Kasi nga, kailangan yung pagpunla mo, yung lupa hindi madasik. Pag minaluam kasi yun ng, alam ba, yung garden soil, yung magdidilig ka, nadadasik yun. So, ilang days po ba bago ka mag-transplant? Ilang days po ba bago i-transplant yung sinumong seeds? Sa akin, ang sinuko, 2 linggo lang. Malaki na siya. Pag 2 linggo po, pwede na siyang i-transplant? Oo, pwede na siya. In case, nakalimutan namin mag-transplant, lumagpas ng 1 week, meron po ba yung epekto sa tubo ng halaman kapag i-transplant na siya? Wala pa naman kasi yung pagtubo niya, nasa pa siya, palaki pa lang siya ng Pero pag lumagpas ka ng, kasi meron naman hanggang 21 days na sinasabing allowance niya o palogi. Pag lumagpas ka doon sa 21 days na pagpupunla, yung ugat niya doon sa loob ng pinagpunlaan mo, maiipon-ipon na yun. So, pag nilipat mo siya, hindi na siya gaano kakalat doon sa lupa, lalo na kung kulang yung pataba ng lupa na tataniman mo, mabagal ang paglaki niya. Samantalang kung tama lang sa araw ng paglipat mo, tuloy-tuloy na siya lalaki. So, halimbawa, maglilipat ka, dun sa lilipatan mo, kailangan nakahanda na yung meron ng nakahalo ng pataba. So, kung mag... Nakahanda na, meron na siyang pataba. Para pag nilipat mo doon, hindi na maantala yung paglaki niya, tuloy-tuloy lang. Sa isang kuya, sa tingin niyo? Sa isa pong plant, ilang kilo po ang ina-apply niyang fertilizer? Halimbawa sa 1 metro kwadrado, 10 kilo ng vermicompost ang nilalagay ko. Pero yon ay para sa 3 taniman na. 3 cropping season. Oo. Kaya kung sa isang, halimbawa meron kang isang malaking plot, ang sukat niya ay 1 metro ang lapad, 18 metros yung haba. So kailangan mo maglagay ng 180 kilos na vermicompost. So, sa isang
meter kwadrado na yan, mag-aani ka ng litsugas na isang kilo o higit pa. So, kuya, kapag na... kapag nasobrahin yung pag-a-apply ng ano ng fertilizer, ng organic fertilizer, hindi ka tulad ng sa mga synthetic po, mga ganyan, kapag nasobrahan po yung pag-a-apply natin ay meron siyang epekto sa ating lupa. Pero kapag ang organic po ba, pag in-apply natin na kahit may overdose po ba yung tinatawag yun? Wala namang magiging overdose kasi organic nga siya. Mas maganda nga kung mas marami ilalagay mo. Kasi pag pating lupa, gaganda siya. Pag marami siyang organic matter. Pag marami lang po available na pagkukulang yung supply na panglagay. Okay lang kahit ilang kilo ang ilagay mo. Kasi pag nagtanim ka ulit, di ka na maglalagay. Meron ka naka-stack doon sa lupa na pataba. Kaya tanim ka lang ng tanim. Pagkatapos mag-ani, tanim ka ulit. Yung tubo niya, ganun pa rin. Hanggang tatlong cropping na sinasabi. May nabanggit niya kanina na na sabi niyo na kahit hindi dito ng ano ngayon na ang lettuce ngayon ay moisture sa loob ng greenhouse. So ano po ba yung moisture na kinokontrol ng ang desired moisture na kailangan ng lettuce? Yung litsugas kasi sa loob ng greenhouse, dapat ang moisture niya ay hindi masyadong sobra ang tubig. Pag hinawakan mo yung lupa, medyo pag ganyan mo ng lupa, didikit ka agad sa kamay mo yung tubig. Pero konti lang. Yung medyo mababasa lang yung daliri mo. Kaya pag kahit natag-ulan, laging basa ang lupa pag sa labas, yan ang problema pag nagtanim ka ng mga leafy vegetable, nabubulok siya. So, kaya sa loob ng greenhouse, control mo siya. So kahit umuulan yan sa loob, hindi basa, magdidilig ka pa rin. Pero yung tamang tubig lang na kailangan ng tanim. Pag nasobrahan po po yung pagkadilig, kasi maraming tubig or yung sabunan pa sa water pa. Meron po ba yung doon napapasok yung magkakaroon siya ng sakit na fungus yung nabubulok nga ang kasi kadalasan ang dahon ng litsugas nakadikit sa lupa. Kaya kailangan hindi basang-basa ang lupa para hindi siya mabulok. So pag ano po kuya, pag tag-init, pwede pa rin po ba tayong magtanim ng lettuce? Paano niyo po siya minamanage? Pwede, kahit tag-init. So pag tag-init naman, kailangan lagi ka magdidilig. Titingnan mo yung lupa kung medyo natutuyo na, magdidilig ka agad. Pag tag-init, alos 3 beses ka magdidilig ng litsugas. 3 beses sa isang araw? Oo, pag mainit na mainit talaga ang panahon. Oo. Oo. Kasi pag nakulangan mo siya ng tubig, pag nalanta siya, doon na magpapait ang lasa ng litsugas. Pag nakulangan mo ng tubig, o kaya naman, kaya pumapait ang litsugas, ano na siya, ang kadalasan matured na, kaya mapait. Kaya kulang sa tubig, yan lang ang ano ng litsugas. Kaya pumapait, sabi nila mapait. Pero, ilang days po mag-i-harvest ang lettuce sa pag-transplant mo siya? Ang litsugas na, pagkatapos mo siyang i-transplant, mag-aantay ka lang ng 4 weeks o 28 days. Pero pag ganyan tag-init, kailangan mas maaga ka mag-ani ng litsugas. 21 days, pwede mo na siyang kain, i-harvest. Bakit po kayo?
Kasi pag lumagpas ka dyan sa 21 days na yan, ando na, papait na siya. Kasi maaga mag-matured ang lechugas pag mainit, pag summer. Ah, so maaga mag-matured ang lettuce kapag pag-init. Oo. Oh. So yung... Sige po. Kaya pag nag-harvest ka naman ng maaga, halimbawa may target ka na ani, hindi mo aabutin yun kasi wala ka pa sa target na araw ng pag-ani, yung paglaki niya ay hindi na matutuloy, anihin mo na. Hindi katulad nung aabot ka ng 28 days, yung laki talaga niya, umabot ka doon sa target so, mo na... May ano siya, may different kilo. Oo. Or sa size sa, na, sa size ng lettuce. Oo. Kapag 21 days, maaga ka ang mag-harvest, 21 days, pero yung size ng ano ng lettuce mo ay hindi ka na-size. Oo, hindi pa. Hindi siya ganun ka-laki talaga. Oh. Unlike po sa kapag talagang masunod yung ano niya, oh, yung tamang, paglaki, panglaki. Ay mas maganda. Oh. Hindi lugi doon sa 28 days. Okay lang yun kahit mag 28 days basta malaki at malaki. Abot yung target mo na ani. Abot yung target. Abot sa target na. May babalik ang pera mo. Na sa isang kilo po, I mean, sa isang plato ba kuya, ilang kilo na ani? Ang normal na ani niyan ay 18 to 20 kilos. Pag yung nag-harvest ka talaga nung tamang ano niya, about 28 days, anin mo siya, abot ka dyan ng 20 kilos sa isang plot. Kaya kung sa linggo-linggo, meron kang ganyan, 20 kilos na bawat ani mo, maganda ang kikitain mo. Oh. Magkano po ba ang lettuce, kuya? Ang lettuce sa organic, yung farm price niya ay 200 bawat kilo. 200 pesos? Oo. Sa ilang ano po ba, ilang kubang puno ng lettuce ang itatanim niyo sa isang kwadrado? O ilang kilo, ilang puno ng lettuce ang meron sa isang kilo? Sa isang kilo, umabot siya ng 26 o 24 to 26 na puno ang isang kilo. Kaya kung may isang metro kwadrado ka, pag ang laki niya ay pare-parehas, halos isang kilo mahigit ang anim. So bawat metro kwadrado po ay may nakatanim siyang 24 na? 24 o no, 25 ganyan. 24 or 25? Oo, puno. So, may itadagdag ko po ba kayo, kuya? Yun sa proseso kasi ng pagtatanim ng lechugas, mula ka dyan sa land preparation, dyan mga bubuin yung mga ano mo, pataba, saka yung minahalo na carbonized rice hull. Yun kasi, nalagyan ng carbonized, yung, alam nyo yung carbonized rice hull, yung abo ng ipa. Yung carbonized kasi ay nagpapalambot yan ng lupa. Lalo na kung ang lupa mo ay clay, yung kadalasan ay clay ang lupa, kailangan mas talaga siyang haluan ng carbonized. Oo. Para lumambot yung lupa. Kasi kung malagkit naman yung lupa mo, tataniman mo ng lechugas, yung tubig ay nai-stack doon sa lupa. Kailangan, hindi may stack ang tubig, madali siyang nilalim sa ano lupa para hindi mabulok yung ugat. Mabulok yung ugat. Saka yung mga dahon na nakadikit sa lupa. Yun so, ang, kailangan talaga yung soil niya ay buhaghag. Oo. Buhaghag. Madaling matuyo. Alagaan mo yung moisture ng lupa pag lechugas ang itatanim mo. Pero sa ibang pananim, hindi mo naman kailangan magdilig ng
araw-araw kasi may tanim talagang kailangan, may ano lang, tubig lang yung kailangan niya sa isang araw, pwede kang magdilig siya lang. Pero yung lechugas kasi magdidilig talaga umaga, hapon. Kaya nga ginagawa, ginagawa ko niyan pag umaga, last maybe na ako mag-uumpisa magdilig. Pag hapon naman, alas dos ng hapon. Kasi pag... Iba-iba talaga yung management. Oo, may management yan. Kasi pag nagdilig ka ng hapon ng, diba, alas 4 na, alas 5, hindi na matutuyo yung dahon ng lechugas. Doon na mag-uumpisa yung tinatawag na pagbulok niya, yung punggus. Kadalasan yan, pag hapon na hapon na nagdilig. Pero pag mga alas 2, dadating ng gabi, tuyo ng dahon ng lechugas. Kasi ang iba ayaw magdilig pag hapon kasi mapapasmadaw ang kanilang mga tanim. So iba naman po yung condition sa loob ng greenhouse kasi sa outside, sa field po, sa mga field vegetables. Hindi, mapapasma kasi yun kung kulang yung tubig na inilagay. So, parang sisingaw lang yung tubig na idinilig mo, yun ang sinasabi nilang napapasma. Pero kung tama yung tubig na ilalagay mo sa tanim, ididilig, hindi man siya mapapasma. Oo. Basta tama lang yung kahit na tanghaling-tanghali ka magdilig, wala yung epic. Basta tama yung tubig. Okay po. So, isang karagdagang kaalaman po yan ngayon. Ilaragdag pa po ba kayo? Ikaw po Kuya Miguel, may ilaragdag ka po po bawat sa mga pinag-usapan natin kanina. Bago po tayo dumakot sa mga susunod. Mayroon ako idadagdag sa aking mga gawain. Una, ay yung pagkain pala ng mga bulati ay iba-iba bagay yun. Halimbawa na pagkain ng bulati, hindi mo siya, yung mas maganda kasi yung sa madpres dahil durog na siya. Pag sama-sama muna ang kain ng baka at madpres, pwede mo na siyang hihanda agad sa feed ng bulati. Pwede mo na siya agad ihanda. Pero, hindi mo muna siya lagyan ng bulati. Kinabukasan na. Kasi, yung init, sisingaw na siya. O, kinabukasan mo na siya, lalagyan. Sunod, o yung halimbawa naman yung sa rice straw, mas medyo matagal siyang proseso niyan. At yung damo. Una, yung sa damo, or rice straw, haros parehas ma lang ang kanyang paraan, yung iimbak mo muna yan, rice straw, yung, o halimbawa, yung dayami ng pala, iimbak mo muna siya, mga 15 araw. Iimbak mo siya, kasama na ang tae ng baka. Dahil yung tae ng baka, siya ang, ibig sabihin, mag-hold ng tubig, o mag-iisti ang tubig doon. Iimbak mo siya. Pero kailangan mo siyang haluin 2 o 3 ulit bawat linggo. Mga para siya ay mabasa na lahat, hindi walang tuyo. Basang-basa siya. 'Yon ang pagpapabilis ng pagpa-decompose. Kaya kailangan mo siyang ipakain sa bulati o yanda sa kanyang bed. Kailangan ay have decompose o basang-basa na siya. Balance na ang pagkabasa. O, balance na siya. Saka mo siya, kinabukasan mo naman siya lagyan ng bulati. Dahil sumigaw naman yung mainit. Kinabukasan mo na. So may paraan po ba kayo ng pag, ano? Kasi parang sa ibang tao, may naririnig ako na kapag wala silang yung temperature baga, thermometer na sinasabi. Ano po bang... Wala naman siyempre yung mga food farmer, walang di naman mabibili ng thermometer. Siyempre, kailangan mong yung hinanda mong pagkain, ilalim mo yung kamay mo. Damahin mo kung mainit na, mainit pa. Kung medyo malamig na, pwede mo na siya lagyan ng bulati. O, lagyan mo na siya ng bulati. O, duman na, hindi mo na siya gagalawin. O, ready na yun. Ready nang lagyan ng bulati. O, huwag mo na siyang gagalawin hanggat na mag-ani. Talay-talay na po yung pag...
Tuloy-tuloy na siya, kakain na siya, kakain. Magtatrabaho na ang bulati. Oh, hihintayin mo na siya bago mag-ani. O mga matagal na pag-ani, sabi ko nga kanina, yung sa mud press, mas maganda kasi mas maaga, mas durog-durog na. O yung ma, yung sa rest istro, pwedeng ma-extension ang pagkain ng bulati dahil medyo matitigas pa yon, maghihintay siyang lumambot. O ang time na palatandaan para pwede mo na siyang anihin, kung halimbawa yung rice is true, makikita mo sa ibabaw naman, haros mga 5% na sana ang makikita mong tira-tirang pagkain. Hindi naman lahat yun mauubos dahil na sa ibabaw. Hindi naman lahat mauubos. O, kailangan mo din siyang i-manage na, kailangan mo siyang diligin para ma, hindi siya matuyo. Pero tama lang dapat ang pagdilig mo. Hindi siya hindi sobrang basa. Bakit kapag sobrang basa, may epekto 'yun sa ano, sa may epekto 'yan dahil yung halimbawa, yung mag-harvest ka na, kumpul-kumpul na yung maanihin mong pataba. Kumpul-kumpul kaysa sa tama sana ang pagkabasa-basa. Medyo pabuwag-buwaghag siya. Oh, 'yun ang best na pag-aani mo. Medyo buwaghag. Kapag masak pa po yung ano, ay kailangan niyo pa po siyang i-dry. O, kailangan ko siyang patuyuin, pero hindi sa sikat ng araw. Kailangan din lang sa hangin. Pwede mo siyang ilatag lang sa simentado. O, mayroon akong latagan doon. O, ilatag mo lang siya. Ihintayin mo pa siyang, di mo siya agad gagamitin sa tanim. Ihintayin mo pa siyang mga 3 linggo. Ihintayin mo kasing yung mga itlog ng bulati ay mapisa. So, hindi mo siya agad i-apply? Hindi agad i-apply. Hindi, direkta. Hihintayin mo pa. Dahil habang naghihintay ka, nakalatag doon sa iyong patuyuan, yung bula, yung itlog, ay, naghihintay ka, mapipisa na yun. O, saka mo siya, mga tatlo, saka na siya gamitin. Sayang naman. O, paghihiwalay ko pala, kailangan kong bistayin. O, bistay. Yung pagsiserne. Kailangan. Dahil, para yung mga maliliit na bulati, hindi makasama naman sa gagamitin na sa tanim. Hindi makakasama. O, may sayang naman. Yun ang parang magiging ganan siya mo. Ganan siya mo sa iyo, kuyan. Dahil mataas ang presyo namin ng kuyan. Ang presyo namin ng bulati dito ay 1,000 isang kilo. Yun, kuyan mo. Kaya dapat mas maparami ko yun. Dahil maparami ko naman yun, maraming tumutulong sa paggawa ko ng pataba, kumakain lang kumakain. Mas maganda, mas marami na bulati. Yeah. Mabalik pa po. Kuya. Siguro hindi ko masyado na pakinggan kanina. Ilang days po ba yung decomposition ng ano natin? Yung pagpapabulok po ng substrates natin. Decomposition? Yung mayroon na siyang bulati. Sa wala pa, tsaka sa meron. O, wala pa. Eh, hahap-decompose mo siya, o hahap-decompose mo siya ng 15 araw. Kahit na hindi mo makikita basta na balansin mo ng pagkabasa, siyempre, mayroon naman sisimulaan yung bulati, yung tayo ng baka, doon na siya magsisimula. O, hihintayin na itong lumambot yung kuyan. Lalambot na yun. Habang tumatagal, lalambot na yung dayami ng palay. Duman na magkakain ng kakain na ang bulati hanggang siyang matapos. O, pwede mo siyang anihin dahil may extension ang pag-ani mo, kung lalo na kung kaunti ang bulating nilagay mo, o tama, yan lang, mas ma-extension ang sa imong pag-harvest. Imbes isang buwan, pwede maging isang kalahati. Pero kung dadagdagan mo siya, radamihan mo siya ng bulati, dahil wala naman ba, kahit na basta may minimum sana siyang ang isang kilo na bulati, kailangan niya lang pagkain sa loob ng isang buwan. Sa isang, isang kilo ng blood ay isang kilo lang dapat ng blood. Isang kilo din ang kailangan na pagkain bawat araw. Bawat araw. Pero, hindi mo na siya lalagyan siya ng araw-araw, lagay ka lang ng lagay ng pagkain. Pang isang buwan na Pero, pang isang buwan, halimbawa, yung medyo ang bulati nilagay mo, medyo siya ma-extend. Pero kung medyo mas madami ang bulati nilagay, mabilis siya. Hindi siya aabot ng isang buwan. Harvest ng bulate. Oh, ang pag-harvest ko,
bulati. Halimbawa, kung maglilipat ako ng bulati sa ibang bed, yan ang time ko lang na pag-harvest. Ang ginagawa ko kasi, ay hindi na ko ha-harvest ng, hiwalay ko pa yung bulati sa vermicast o vermicompost. Hindi ko na siya hiwalay. Itinatabi ko lang siya sa isang tabi, mahaba, yan isang bed ko mahaba, ay haros 15 meter, lalagyan ko siya ng bagong pagkain. Unti-unti siyang lalipat sa pagkain na bago. Kasa siyang lilipat, iiwanan niya na itong loma. Kapag nakikalas na naman ang pagkain. Okay, wala na siyang makakain doon. Wala na siyang makakain. Kaya duman, lilipat siya unti-unti. O, saka ko naaanihin yung iniwanan niya, mga nang wala ng bulat yan, iwan. O, saka ko na siya ilalagay doon sa aking patuyuan, o maghihintay ako ng 3 linggo bago ko gamitin sa tanim o bago ibinta. Bago siya ibinta. O pagbibinta wala, halimbawa, siyempre, ipibistayin ko, makuha ko yung mga maliliit na word na bulati at malinis ko yun vermicast para pag bininta mo, maganda naman ang quality. Walang mga dumi-dumi. So, makikita talaga ninda ang vermicast na parang pellets na maliliit. Putol-putol kasi ang kain ng bulati ng nightcrawler. Putol-putol siya. Hindi katulad ng nasating native. Medyo kasi ang kanyang kinakain, lupa. Medyo siya nag-iilalim sa lupa. Yung kasi yung pagkakaiba naman ng nightcrawler, sa ibabaw lang siya ng lupa. Ang kinakain niya, yung mga plant materials sana, yun lang ang kinakain niya. Balik tayo din kanina, Kuya, sa sinasabi mo na yung 40% ng vermicast yun yung nakaharvest natin. And ang 60% dyan ay vermicompost. So, napapasaan po yung vermicompost natin. So, lahat yung pwedeng gamitin sa aming project. May time lang kasi may bumibili. Nag-o-order sila. Nag-o-order sila, kung kailanin ako. Ang gamit. Kano? Yung permi kasi, yung permi kasi namin, ang pinta namin ay 10 piso ba kilo. Ang namin sa amin project sa OA Organic Agriculture Center, yun na sa lahat ng ginagamit. Sige po, Kuya. Kung halimbawa man po mag-depensure kami, or gusto namin mag-composting greenhouse vegetable project, ay magkaroon ng greenhouse din. Sa tingin niyo po ba, ilan po ba yung mga gastos na? Ay, ang mga gastos niyo sa pag-una, sa pag-weber mo po, bibili ka kasi ng bulate. Bili ka ng bulate. Yung bulate, ang presyo namin ay 1,000 bawat kilo. Yung pagkain niya, ay haros din mo naman siya bibilihin. Kukunin mo lang sa yung paligid sa yung mga bakur. O kung magkukulikta ka sana, hindi mo siya bibilihin. Ang hon, kalawang bibilihin, siyempre gagawa ka ng mga lalagyanan. O kung halimbawa, kung magsisimula ka pa lang, halimbawa sa ang binili mo, pwede ka rin dyan sa mga kira mong planggana. Kasi pa lang yan dahil di pa na magsisimula ka lang, dun ka lang muna magsisimula. Pero kung medyo may kita ka na, pwede ka nang magpagawa ng housing niya, yung bahay ng mga bulati. Okay na ang iyong ani. May ano po tayo, Kuya? May katanungan po tayo mula sa ating ang may tanong po si Sir Virgo Agustin. Sir, paano daw po ba mapapabilis ang propagation o ang pagpaparami ng African nightcrawler? Hi, sir. Mapaparami mo ang nightcrawler. May pagkain siya, mas damadami ang itlog niya. Bawa yung rice is so, dadamihan mo rin ng kain ng baka. Pero para mapadami, huwag mo munang gamitin yung inanim mong pataba. Hintayin mong mapisa yung mga itlog.
Kaya makakapadami. Pero kung gagamitin mo na agad, hindi masyadong magbibilis. Vermicast. Kasi meron pa doon mga maliliit-liit or meron pa doon itlog na naiiwan. So kaya hintayin mo muna siyang mapisa bago siya anihin para mas dumadli yung ano natin, yung dami ng ano ng bilang ng bulate. So halimbawa po, sabi niyo po, yung dami sa isang kilong bulate ay may isang kilong plant material din ang kailangan. Kapag ba dinamihan ko ng plant material po, kumulari, dalawang kilo sa ano na yon, sa isang kilo, dalawang kilong plant material sa isang kilong bulate ang nilagay ko, mas ano pa ba yan, mas maganda, malagdagan ko yung pagkain ng bulate. Mas magdagdagan mo yung pagkain ng bulate dahil medyo dadami pa yung mahihintay mo na mapipisa na yung itlog doon, mahihintay mo na, pero hindi mo naman agad yan pag agad-agad mo naman arbis mo, mayroon na ba naman yan matarami agad nightcrawler natin yung, kailangan wag muna na rin tayong agad-agad na anihin yung ano natin yung wag mo agad-agad hintayin mo. Hintayin na mapisa yung itlog. Kasi, pero hiwalay na siya doon sa mga malalaki na. Habang nagpapatuyo kasi, duman ka na naghihintay para mapisa yung mga itlog niya. Okay. Ayun po, sir. Yun daw po yung paraan kung paano po natin mapapabilis ang pagbaran. Sa diba, kung gusto namin mag-venture, kung gusto namin magkaroon din ng vermicomposting or mag-vermiculture. Balik tayo dun sa, halimbawa, tayo mga manunood. Gusto ninyo ng paggawa din ng, mag-alaga din ng bulati at maggawa ng organic na patap. Magsisimula ka, simpre sa maliit lang na munang kapital. Kasi ang binta namin ng mga bulati ay 1,000 isang kilo. O, 1,000 po sa isang kilo. O, yung pagkain naman, ay hindi mo naman siya bibilhin. Kukuha mo lang sa iyong mga bakuran. So, yung mga palaya, yung may palayang kayo, sa yung mga garden. O, dyan mo, galing lang dyan ang sa iyong pagkain. Ang bibilhin, o, di mo na mga bibilhin yung mga sira-sira mong planggana, mga sira mong balde. Doon ka na maglalagay. Pero ang paglagay mo, halimbawa, sira ng balde, hindi mo siya pupunuin, kalahati lang. O yan lang, isang kapital lang, magsimula ka lang 1,000 ang kapital mo. Pero marami ka na, halimbawa, nakabinta ka na, marami ka nang pwedeng ikuyan, pwede ka na magpatayo ng mga malakyan. Ang pang-commercial na talaga, marami na yung mukuyan yan. Ito po ay pwede nang makapagsimula yan. Pwede nang makapagsimula. Sa mga gustong mag-vermiculture at mag-produce ng mga organikong pataba, ang 1,000 niya daw po ay pwede nang pang-start. Ayan. So, magkano naman po kaya ang ano nito, ang kikitain? Kasi kung balak naming inegosyo. Kung kikita ka, halimbawa, sa 1 buwan, ay di mo pa pwedeng mabalik yung capital mo, halimbawa 1,000, di pa mo mabalik. Diba, mababalik mo yan siguro mga 3 buwan. Doon ka kasi, magpaparami ka na kasi ng bulate. O, ang bibinta mo lang, doon, yung vermicast or vermicompost. O, doon ka, unti-unti, aros mga 1 taon, malaki na ang magiging binta mo niyan. Magiging ng malami ng puhunan mo, baka mga 50,000 na dahil marami na sa iyong nagagawang mga pataba. At pwede maaari ka na rin magbinta ng bulate. So pwede talagang maging negosyo ang vermiculture? Oo, dahil dalawa ang tayo maging ibibinta. Bibinta ka ng bulate at bibinta ka ng pataba. Dalawa. Dalawa. So in five. So kay Kuya Domingo, ano namin o ilan po ba ang magagastos namin kung gusto namin mag-greenhouse din po? Dito na, dito na lang.
ating pinag-uusapan, kailangan mo lang na pukusan ang iyong magiging negosyo. Dahil kung hahayaan mo siya, yung bulati kasi, pag hinayaan mo, pwede siyang iwan kanya. Iwan kanya. O pwede siyang mamatay yan kung hahayaan mo siya. Kaya, focus mo lang sa iyong pag-aalaga sa iyong business. Kasi kapag wala na talaga, kahit na siguro sinunta, pag wala ng pagkain, hahanap at hahanap, lalayas at lalayas sa isang Kung wala na talaga ang pagkain, hindi mo na siya pinapakain, iiwanan mo na, hindi mo na siya dinidilig, o siyempre, iiwan ka niya. O pwedeng mamatay siya. O lugi ang negosyo. Kailangan mo nakatutok mo. Nakatutok ka. Kailangan mo din ng, kasi, buwan-buwan kasi, lalagay ka, papalitan mo siya ng pagkain, tatabihan mo siya ng pagkain, buwan-buwan. Dahil hindi na siya kakain kasi ay, pag medyo, maumara na siyang makain. Dahil ang resulta ka, pag resulta kasi, pag wala na siyang pagkain, yung bulate, malalaki na, liliit siya, papayat. Papayat siya. Oh. Lalaki naman siya, babalik siya sa dating laki, pag nilagyan mo naman, panibagong pagkain. Isang linggo pa siya bago makarecover. Sure lang na kailangan pakainin at pakainin lang natin ang ating mga bulati para hindi tayo iwan. Yun yung isa sa mga teknik pala kung gusto natin talagang magtagal ang ganong negosyo sa atin. So, bawal ang tamad. Kailangan palaging may pagkain na ibinibigay. So, balik po tayo kay Kuya Doming sa tanong po natin, nakapag-gusto naman po namin mag-purchase or mag-venture sa greenhouse, ano-ano naman po ang mga kailangan namin at magkano naman po ang aming magagastos dito? So, pag mag-ano ka ng greenhouse, siyempre, malaki ang pupuhan, magiging puhunan mo dito. Kasi yung pagtayo lang ng isang greenhouse, medyo malaki-laki na yung kapital. Yung sabi nilang initial investment, bawon yung dito sa project ko na inaalagaan ay ang isang greenhouse nag-aalaga ng 160,000 yung isang unit. Oo. So, kung wala kang malaking kapital, hindi mo siya kayang pa... So, kailangan kung, talaga may ano ka. Pwede rin, kung gusto mo, yung mga local lang na greenhouse, mga improvise. Mag-improvise ka muna kung wala kang puhunan para makapagtanim ka ng lechugas. Importante lang naman, yung lechugas, hindi siya direktang tatamaan ng ulan. Para sabi ng improvise na ano po yung mga gagamitin natin na halimbawa, gagawa ka nung bubong. Bubungan mo lang yung taniman mo. Kahit yung ordinaryong plastic lang, lagyan mo siya ng bubong. Yung gawa sa kawayan. Hindi lang maulanan ng direkta yung lechugas. At saka tatamaan ng direktang init para yung lasa ng lechugas ay andun pa rin, hindi siya papait. Makukontrol mo pa rin yung init pag meron siyang bubong. Pero sa tingin niyo po, kuya, may negosyo po ba dito sa greenhouse? Meron. Kasi kontrolado mo yung insekto, yung klima, yung init sa kaulan. Kaya yung tanim mo, puprotektahan talaga ng greenhouse. Kaya kahit na hindi panahon niya ng pagtanim, pwede ka magtanim. Sabi nilang off-season. Halimbawa yung kamatis, pwede ka magtanim. Ang itatanim mo naman sa greenhouse, yung mga tinatawag na high-value crops, yung medyo bibenta mo. Oo. Pang negosyo talaga. Para mabalik naman yung magiging puhunan mo. Kasi mamumunan ka talaga sa greenhouse, kailangan mo magtanim yung madali-dali na ibalik yung punan mo. Kasi, halimbawa sa lechugas,
magtatanim ka ng lechugas, sa magpapatay ko sa greenhouse, ang aabutin ka dyan ng tatlo ang apat na taon bago maibalik yung puhunan mo sa kikita dun sa greenhouse. Pero yung greenhouse mo noon, matagal-tagal mo naman gagamitin yun. Aabot na ng 5 hanggang 7 taon basta hindi siya tamaan ng malakas na bagyo. Yun ang problema lang pag may bagyong malakas. Pero meron tayong yung isang design ng greenhouse na tinatawag na collapsible, baga. Yung pwede mo siyang ibaba pag may malakas na bagyo, tataas mo na lang siya. So yung meron, type ng greenhouse na po yun sa organic, ano po ba yun? Meron tayong yung tinatawag na picks, yung hindi mo na siya pwedeng galawin, yung steady lang siya. Yung collapsible naman, yun, pwede mo siyang ibaba, tataas mo lang pag may malakas na bagyo. May gusto po ba kayo inag? So pag gusto nyo ng, kung mayroon kayong gustong malaman, karagdagang mga kaalaman tungkol sa pagtatanim ng mga organic, kapag organic, pwede naman kayong magpunta dito sa Organic Agriculture Center sa Sibiswa at hanapin nyo lang kami noon sa aming project. NFT designed hydroponics for lettuce, pwede po ba ang vermicompost i-dissolve sa water system ko as fertilizer? Salamat daw po. Okay. Maraming salamat sa tanong mo. Pwede rin siyang i-dissolve sa tubig, pero kailangan mong magamit ng filter para hindi mabara yung motor mo na magpapump doon sa tubig. Kasi yung vermi compost ay may mga kasamang mga granules na tinatawag mga buo-buo. So kailangan mo lang maggawa ng lagyan siya ng filter para hindi mabara yung mga linya mo ng ano. Pero pwede po siyang gamitin. Pwede. Pwede siyang isang sa water at gamitin as well. Direkta na ngayon. Parang parehas no sa vermite mo kuya. Oo. Yung vermity. Po. Ano nga yung, nandito naman lang tayo kuya. Ano po ba yung vermity? Takot po, ang vermity ay yung pinag-liquid mo yung solid, yung vermicast, ginawa mo siyang liquid. Ang materials niya, halimbawa, isang mga ratio niya, ang ratio or material, halimbawa, isang kilong vermicast, at isang kilo rin na molasses. Dahil kasi ang molasses, yung sugar, galing rin yan, byproduct din yan ng sugar cane, yung tubo. Byproduct din yan. O, siya kasi ang pagkain ng microorganism, kaya nilalagyan siya ng molasses. O, ang kombinasyon pa niyan, ang pagkaragdagan pa yung tubig. O, ang ratio niyan, isang kilong vermicast, isang kilong molasses, 3 kilong tubig o 30 liters. O yan ang kombinasyon. O, ibubro mo siya, may brewer kami, ibubro mo siya ng 24 hours, 48 hours, o 72 hours. Pero mas maganda yung 72 hours. Dahil, pag 72 hours mo bago anihin, bago mo siya gamitin, mas dami pa ang microorganism niya. Dumami pa siya. Bakit yan mas maganda? 72 hours. Pero, hindi mo siya i-stack ng matagal yung vermity. Dahil, lalakas ang amoy niyan. Yung parang mabantot na. Pero pag bagong ani, wala naman yan. O ang paraan pala ng pag-a-apply yan sa tanim, pwede mo siyang idig at spray. Pero yung inani mong vermity, hindi mo siya purong i-apply sa bakag may kausang magka-apinto sa sayo ng tanim dahil may sugar, may molasses. Pwede mo pa siya, alimbawa ang isang kilong vermity, pwede mo pa siya ng haluan ng 15 liters na tubig. One knapsack sprayer.
Oh, 16 liters. Pari maging 16 liters. Ilang ano po? Ito po ng ano, ng vermity. 1 liter. 1 liter na. 1:15. 1:15. Ang bawa 1 liter na vermity, 15 liters na tubig. Pero hindi po natin sa pag-iap. Ay gamitin as fertilizer sa hydroponics, yung tinatanong. Hindi rin yung hydroponics. Siyempre, may ihahalo ka man na tubig. Gloria, so pwede po natin gamitin or i-dissolve sa water ang vermicompost para po gamitin as fertilizer. So, pero para sa'yo kuya, mas maganda yung vermitin gamitin ano, na ano, kaysa sa yung ano lang. Kasi yung sabi mo, yung vermitin ay may halo ng molasses. Oh, yung kasi yung pang-maintenance na halimbawa, didilig ka, kasama na yan. Didilig ka. Pero makuha, kung may una, lalagay ka muna ng vermicompost. Yung halimbawa, didilig ka, yung halimbawa, pang-maintenance mo lang yan sa tanim. Para hindi ka na lagay ng pataba. Maglalagay ka naman kasi ng pataba sa tanim, pagtatanim ka naman ulit. O, yun lang ang sa imong pang-maintenance. Isasama mo siya pagdidilig. So, karagdagan mo po, opo. Sa hydroponics mo naman. Kaya gamitin. Yun, mas maganda rin yung vermity. Pero kailangan mo lang mag... lagyan mo siya ng filter doon sa pump mo para hindi mabara ang pump, para yung pag-sip-sip ng tubig ng pump, diri-diretso lang, hindi niya bababara yung... May experience na po ba yun na, halimbawa, sa isang, ano, sa isang... Ilang vermicast, ilang water yung ihahalo niya doon. Tapos gaano katagal mo siya, iba man po sa vermity kasi ang vermity ay binubrew siya. So kapag vermicast lang po ang ano natin dito, ilang tubig ba ang kailangan nating ihalo at saka ilang days ang kailangan nating antayin para ma-apply natin siya or magamit natin siya as liquid fertilizer? Yung vermicast, pag nilikid mo, kahit 5 litrong tubig lang, i-dissolve mo yun. Oo, sa isang tapos, kilo. I-apply mo na kaagad. Kasi madali na kaagad. Na tunaw yung ano, vermicompost sa tubig. Mas madali siya mag-tunaw. Oo. Okay, may isa pa pong tayong katanungan dito, Kuya. Galing po din kay Sir Agustin. Ano daw po ang best suited na na variety ng lettuce na best suited sa greenhouse? Sorry. Yung romaine kasi ma-resistant siya sa init. Yung romaine. Kasi hindi siya... Yung romaine. Medyo makapal ang dahon niya. Kahit mainit, hindi mo siya mahalatang nalalanta. Kaya maganda yung romaine. Kahit ako kuya, mas gusto ko yung bilhin pati. Mas gusto ko yung kainin, yung romaine. Yung isa naman kasing variety, yung panper, manipis lang ang dahon niya. Kahit basa ang lupa niya, pag grabe ang init, halos naglalanta ang dahon niya. Kaya... yun ang sinasabi lang, mapait. Yun ang kadalasan na mapait ang dahon, yung panter. Ayan, so maraming salamat po sa dalawang panauhin natin ngayon. Meron po ba kayong na parting message para sa mga manonood or may gusto kayong sabihin bago po tayo mag-end ng ating programa? Masasabi ko sa ating manonood ngayong hapon, kung gusto nyong magpatulong sa pag-alaga ng bulati at paggawa ng pataba, pwede naman akong tumulong. Pwede naman kayong makipag-ugnayan dito sa Extension Service Division at sa Organic Agriculture Center sa Central Bicol State University of Agriculture, Pelic Camarines. May malaman pang ibang mga techniques o paraan ng pagtatanim, hindi lang sa litsugas, magpag-ugnayan lang kayo dito sa Extension Services Division at saka sa Organic Agriculture Center na dito lang sa CBSUA, Pili Campus. Ayan, at dyan po nagtatapos ang ating talakayan.
Tungkol sa vermicomposting. At vermicomposting and sa greenhouse vegetables production. So, dito na po nag-i-end ang ating balitaktakang edukasyon at teknolohiya o mas kilala sa tawag na BETCO. Yan. So, bukas po, abangan nyo po at ang ipi-feature naman po ng Extension Services Division ay ang Regional Apiculture Center. So, kung gusto nyo pong magkaroon ng idea about sa pag-i-stingless po, stingless bee or kahit sa ano pong klase ng pag-aalaga ng stingless or pag-culture ng stingless or ng bees, manood po kayo bukas at sila naman po ang i-feature. Maraming maraming salamat po sa mga lahat ng nanonood at sana po ay may natutunan kayo sa talakayan natin ngayong hapon. Thank you.